Okay, since the concert is Your Majesty Queen Vichy, I would like to share with you a couple of songs popularized by a very popular group. That's why it was popularized, because they were popular. Because if they're not popular, they can't popularize the songs. Yeah. This is, beautiful. I would like to share with you this very beautiful song. Yeah. It's a very beautiful song. Because it is a song that happens to be very beautiful. So it is a very beautiful song. Are you a song, ma'am? No, that's why you're not beautiful. No, just kidding. I'm just kidding, okay? You know what kidding is? When you're not old yet, you're kidding. But when you grow, you're growing. And when you're old, you're dying. Charot, charot. No, no one will die tonight. All of us will live and enjoy our lives tonight. With good music, amazing laughter. But me, yeah. Ano ba mga sinasabi ko? Hindi ko na rin naiintindihan. Papunta na po sa attic dito. Okay. Eh yung ano, a mic stand. Is there a mic stand? Walang mic stand. Ah, okay. But it's okay. Ah, ito pala. Thank you very much. In-ear ko, ayun. Okay. These are songs of the group called The Queen. Champion? No, we are the champions. Because we are Filipinos. Yes. After all that we've been through, here we are, living like a real champion. Because Filipinos
are synonymous to the word champion. Because we are Filipinos, inheritor of a glorious past and a hostage of an uncertain future. As such, we must move equal to our twofold task. The task of meeting our obligations to the past and the task of performing our responsibilities to the future. Well, nice. Because we are Filipinos and we are champions. Because we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop opportunity, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and our democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this fucking constitution. Ano nangyari? Bakit nire-recite ko yung preamble? Bakit tayo napunta sa preamble of the 1987 Revised Constitution of the Republic of the Philippines? Okay. Ah, inom lang ako ulit. Ang init talaga, shit. Who needs water? Baka meron siyang kailangan. You need water, wait. I'm gonna share with you my water. Kasi baka mamaya ano kayo? Dehydrate. Mamaya ano kayo? Who's water? You? $150? No, no, it's okay. Do you need water too? You need no, I don't need. No. If you give me your money, I will feel disrespected. But it's okay. Disrespect me for all your life. No, it's okay. No. I don't do that. I'm a power bottom. Charot! Oh, okay. Oh, this is... Oh, you get my water. Baka nauuhaw ka na dyan. I-share nyo na lang. Pag nagkasakit, turuan na lang kayo para alam kung sino ang pupuntang sa bahay. Thank you. I love you too. I can see a lot of women. Nice! Who of you are mothers? Ay, ang daming nanay! Sino ang mga grandmothers? Ako! I love mothers and grandmothers. You know, you mothers and grandmothers are the real queens of the world. You are the real queens. Ay, ang tari ng buhok ni mother, parang pareho kami. Okay. So, pasulit. Bye! Yeah, since madaming nanay sa crowd, I can see mothers there. Ayan, oh, mga nanay. May mga nanay dito, mga nanay. I would like to pay tribute to all the moms here tonight. Because next week is gonna be my nanay's birthday. She's gonna turn around. She's gonna turn 79 next week. Yeah, she wanted to be here, pero sabi ko, wag na mapapagod siya sa biyahe. Kaya antayin na lang ako sa Pilipinas, doon na lang kami magsiselebrate. But, though she's not here, si I would like to do these songs. Because these songs are her favorite songs. Pag naglalang din siya sa akin, ito yung mga inaantay niyang kantay ko sa kanya para nai-emote-emote siya. So I would like to share my mom's favorite songs to all her mothers and grandmothers here tonight. Thank you.
Grabe, I'm very touched. Ang ganda ng awit mo. Oo, mas maganda yung awit ko kung hindi kayo bigla na lang lumalabas. Hindi, nagulat ako, natouch ako, ang ganda ng awit. Nag-emote pa ako, kasama kayong mga audience, bigla kayo umaakyat. Hindi, ang ganda kasi gusto kitang purihin kagad, ang ganda. Pa-Mother's Day tribute yung ginawa ko, tapos umakyat kayo, sinama mo doon, Halloween. Eh, alam naman ate, anong Halloween sa akin? Nag-alis ako, anong maganda ako ng gabi. Tingnan mo, parang ngarag yung mic mo. Yung mic talaga may nabagay sa mukha nung gumagamit. Ganun ba yun? Oo. Hello, ang ganda mo ngayon. Ha? Ang ganda mo. Hindi naman. Ang tagal mo lang tinitigan to at saka tayo nga siyang kasama. Kaya nung nakita mo ako na nibago ka. Ito naman, pinupuri ka na nga. Bakit mo pinupuri? Ano ba ako, patron? Diyos ko. Napakaya sa mga tao. Ano ba yun? Ang init-init na tapos naglabas ka pa ng ganito. Lalo nag-init yung ulo ng mga tao. Pero ganun kakamahal ng mga tao, kahit mainit, nandito sila. Totoo! Diba? Oh, hindi sila nandito dahil mahal nila ako. Nandito yan kasi nanghihinayang rin sa pinambili ng titi. Kasi naman umuwi sila na agad-agad. Diba? Wow naman, ikaw. Nagpakita ka pa talaga ng cleavage. Hindi kasi nga. Ang taray ng hiwa hanggang puso. Ano ito, autopsy? Pagin ka na sa autopsy, may hiwa dito. Hindi, alam ko kasi, kala ko kasi malamig sa Las Vegas. Tapos nag-trench coat ka pa? Yun nga, mainit pala, kaya hindi ako nag-inner. Alam ba ni Batman na hindi naman yung trench coat ni Penguin? Wow, kumaka-penguin! Diyos ko! Ikaw, ano ba yung suit mo? O bakit? Ano ba yan? Ganito talaga yung mga royalty. Yung mga royalty. Tapos ano ba yung ilalong mo? Sinayaw mo kanina? Bakit sa opening? Rampa at saka yung beanie medley. Bakit nag-beanie? Bakit? Ilang pinas at pinakasikat ngayon sa Pilipinas, Beanie. Are you familiar with the group called Beanie? Yeah! Ah, ang dami! Alam nila, kumakanta ako ng Beanie, sumasayaw nga yung mga nadudong kanina. Ayan! Yung mga Gen Z na yun! Yes! My favorite part of the crowd! Yeah! And of course, here, also my favorite part of the crowd. Eh, ba't yung dito? And also that part, my also my favorite. Yung mga nasa likod, my most favorite part is here. Ito! The most expensive ticket. Diba? Yeah, oo. Kaya, Beanie, kilala nila yung Beanie. Pagka nag-Beanie, oh, ang layo sa edad mo. Wow! Ang mga Beanie, mga bata yon. Oy, mukhaan mo na kung bata. Hindi naman tinitimate yung kumpara sa'yo. Bakit? Buhay ka pa, mukhang bulok ka na. Ito naman. Diyos ko. Ito yung itsura nito, buhay pa, bulok na. Ano to? Kaya pag nilibing mo to, mag-welga yung mga uod. Bakit? Kasi nung uod, sabihin ng mga uod, putya, mas fresh pa tayo dito ah. Sabihin niya, wala, sir, kainin mo kami, fresh kami. Your mouth. Your face. My God. Nakakahiya. Diyos ko, yung mga tao, tingin mo, itinitiis yung init, tapos ganito yung mga makikita. Vice, this is Las Vegas. I feel so beautiful here. Oh, beautiful yan? Diyos ko, sa Las Vegas, ganito yung itsura ng mga talunan sa sugal. Oo, ganito yung mga natalo ng $500 sa slot machine ng isang oras. Ganyan yung itsura. Yung mukha ng aburito, yung wala nang umaaway pero galit. O, itong itsura yung nanalo ng jackpot. Yes! Yung isang dudutan pa lang naka-jackpot. Ganon! Pero bakit, ikaw ba, idol mo ba yung Beanie? Yes, kasi yung mga Beanie, syempre yung mga baguettes. O, yun nga, baguettes, tsaka mga babae yun. Tsaka fresh. O, bakit? Fresh naman ako. Pwede ako maging Beanie member. Katulad nila, Beanie Colette, Beanie Maloy, Beanie Sheena, Beanie Johanna. Oo. May Johanna. Yes. Isa bagay, mukha ka naman Beanie talaga. Yes, Beanie. Beanie ako. Kung sakasakaling Beanie ka, ano ka? Beanie... Robredo. Beanie Robredo. Ano yung pangalan? Hindi. Beanie Robredo. Ayaw mo. Hindi, kasi nga kalaban mo siya, di ba? Oh my God. Hindi ako yun. Wow. Bago yun. Pilipinas. Bagong mukha, may prinsipyo, may isang salita. Habang nagkakagulo sa Pilipinas, nag-show ka pa dito. Ano pa na Pilipinas? Sa dito siya? Ay, hindi ako yun. Nagsama ka pa ng congressman pa. Bakla, katare. Kala ko mag-away kayo nung tatay ni Tumahimik ka. Nakakaloka ka. Beanie ako. Ikaw, di ka pwede mag-beanie. Pwede rin ako mag-beanie kasi mistisa rin ako. Sino beanie yan? Yung mga Beanie, mga baguettes, mga makikipot ang katawan, mga ano, slim. Oh, bakit? Ang laki mo, hindi ka pwedeng Beanie. Sino ka? O, pakita mo yung chan mo. Ano yan? Beanie the Pooh. Hindi pwede yung Beanie the Pooh. Sino ka? Beanie! O, tama-tama sa suit mo. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan! Beanie Rebellion. Willie yun, Willie. Beanie Rebellion, eh. Ganon.
Ikaw, lalo ka nang problema ng bini. Hindi pwede. Kaya nga tinawag silang bini. Pinaiksi yun sa salitang bini-bini. Ibig sabihin mga babae, di ba? Mga single, mga tag dito, mga hindi pa kasal na babae. Kaya single. Pwede naman ako dun na bini-bini. Hindi ka ba, binubuni yung ka. Pwede ka, buni ka dapat, buni. Binubuni? Oo. Pero ikaw, bagay na bagay sa'yo. Yes. Ikaw si ano, bini-baby. Ah! Bini-baby! Kasi nga may jowa. Bini yun. Ano? Ba't ako bini-baby? At yun yung buhok mo, baby ka. Oh my God! Sarawin ko. Ganda na sila sa akin. Tapos, sinisiraan mo ko sa kanila. Hindi, pero baby ka naman talaga. Oh, baby. Ito din, mas mukha rin naman baby to eh. Ay, talaga? Ano, tingin mo mukha nito. Tingnan yung itsura. Pinalaglag na lang nanay niya kumapit. Hindi na itsura ng mga kumapit na bata. Nung sinabi ng nanay, ayaw pa sa'yo, tapos kumapit pa. Huwag na nanay, ako bahala. Magiging responsable ako. Nung nakita nung doktor lumabas siya, anong ginawa ng doktor? Ay, pinasok ulit. Ha? Ano sabi ng doktor? Ay, naku, hindi ko may-explain kung saan ka galing. Oo, pinasok nung doktor, sabi, diyan ka na mag-aaral, kami bahala. Papadala ka namin ng laptop dyan. Kaya paglabas ko, may diploma ako. Oo, Diyos ko. Pero maganda ka, ha? Ano na? Maganda ka talaga. Kumpara sa'yo. Ito naman, lahat na lang. Nung ito, nilabas ng doktor sa sinapumuda ng nanay niya. Di ba yung mga bata, para malaman yung buhay, sinasampal sa puwet. Totoo yan. Pag umiyak, doon nila malalaman, buhay yung bata kasi umiyak. Yes. Ito na lumabas, sinampal. Ha? Pero sa mukha. Bakit? Akala puwet. Tapos pag sampal ng doktor sa mukha niya, yung doktor ang umiyak. Bakit? Nasaktan ang gaspang ng mukha. Sabi ng doktor, umiyak yung doktor. Kaya pala mo sabi ng doktor, oh, buhay ako. Kaya pala umutot ako sa bibig. Oo. Ano kaya sabi ng, kunyari, kamukha mo si Lassie. Yun. Oh. Nagising ka, pagharap mo sa salamin, kamukha mo si Lassie. Anong gagawin mo? Oh, ditulog ulit. Bakit? Okay. Kunyari, pagising mo, kamukha mo pa rin siya. Oh, ditulog ulit. Eh, paano pagising mo ulit, kamukha mo siya? Oh, di, sleeping pills, overdose. Hindi kanyang gising? Putang, nagigising ka, pati nito itsura mo. Bakit? Magiging masaya ka ba nun? Lulukuhin ka lang ng buong mundo? Bili niya gan nga ito, walang kumating Danino at Nina. Bakit? Sabi niya, mag-axel lang tayo. Na. Oo, sabi lubi pa, sabi ng magulang niya, pinabi niya ganito, lugi pa sa catering. Gumasa sa catering, wala namang umatin. Dahil nang alam talaga sa sabi ng mga Ninong at Ninang niya, huwag kayong mag-alala, kumari, babayaran namin yung kandila. Ayaw ma-associate dito. Pero natuwa naman yung magulang niya sa kanya, yung pinanganak si Lassie. In fairness. Ayun naman pala. Ayun pala. Nung pinanganak ito, karga-karga ng nanay niya, tinitigan ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, ito si Lassie, yan ang kayamanan ng ating pamilya. Ama. Ay. Oh. Oh, anong ginawa? Pinaon sa lupa. Kasi nga, ganun daw ang ginagawa sa kayamanan, pinapaon sa lupa. Hayaan mo matagpuan sila ng mga susunod na henerasyon. Pero pinadedi naman siya ng nanay. Ay, oo! Oh. Pinadedi ito ng nanay. Iyak na iyak yung nanay niya. Bakit? Nagka-allergy yung dede. Pinapadede siya ng nanay, nakita ng tatay niya. Oh. Ba't ganito? Ba't may janitor fish na susunod? Hindi yung janitor fish, anak mo yan. Kala janitor fish siya, kaganoon daw. Janitor fish. Nagmukhang water lily yung dede ng nanay. Pagkatabi mo talaga sila, sigo maganda ka. No? Yes! Totoo yan. Tandaan mo, walang taong pangit, depende lang sa katabi. Yes! Hanap lang kayo ng ganito and you will feel so good about yourself. Eh, paano pag si Ann Curtis ang katabi yun. Mo? Oo. Oh, eh di layo-layo din. Kaya nga, yung mga nararamdaman ko kay Ann Curtis, pinaparamdam ko sa katabi. Kaya naiintindihan mo na. Oo nga. Kasi 15 years kong naramdaman yun, araw-araw, kasama ko sa showtime. Sakit-sakit, durog-durog ang ego ko. Pagkatabi mo si Ann Curtis, nagbumukha kang kabayo. Pero Diyos ko, si Ann Curtis, maganda lang sa TV. Hindi kaya yung maganda sa personal. Talaga? Ano yung suri sa personal? Akala niya lang sa Ann Curtis perfect, pero ang daming kapintasan nun. Tulad na? Diyos ko, ano? Yung daliri ni Ann Curtis sa paa. Ano? Ay, naku! Uy! Sa kanan, pito ang daliri. Ha? Pito? Pero sa kaliwa, tatlo lang. Pero kaya sampu pa rin. Talaga? Pero hindi equally divided. Punta nababalance niya. Oo, nababalance niya. At saka, ang baho kaya ng ano, ng kilikili ni Ann. Totoo? Yes. Ang linis yung babae, ano ba? Kasi ang dami niyang tigyawat sa likod. Ha? Yes. Kundi na ipa. Ang dirty-dirty ng puso. Ha? Talaga? Oo. Si Ann Curtis ba talaga yan? Ako yata. Ako yata yung dinescribe. Dirty ng puso. Kala ko lang si Ann Curtis, pero ako talaga yung dinescribe ko. Oh, grabe yung... Ang mahalaga, pag magkakasama tayo, mukha akong beauty queen. Wow, paano ka naman naging beauty queen? Oh, beauty queen ako talaga noon pa. Sumali ka dati. Bago ako naging komedyante, sumali ko yung beauty pageant nung nakatira pa kami sa Cebu. Sumali ko ng beauty contest.
Ano? Ano? Smile, I joined the beauty contest. 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 Yeah. Hindi contest. Sa inyo, sa amin sa Cebu, contest. I joined the beauty contest. Contest nga yun? Contest yun kasi bago ka sumali, kailangan kumanta ka muna. Ha? Pero ba yun? Oo, yun ang talent. Pag nakakanta ka, pwede ka sumali dun sa beauty pageant. Kaya beauty contest. Ah. Tapos pag nanalo ka, titirahin ka ng judge. Ha? Yung judge? Sino yung judge? Si Paolo Contest. Paolo ka? Para rhyme. Para maipilit. Maipilit lang. O, sumali ka ng beauty contest sa Cebu. Ano yun? 16 years old ako ng teen pageant. Ay? Saan? Sa isang barangay doon, sa Cebu, teen pageant. Ano? Sa ano yun, Barangay Yawa. Barangay? Ano barangay? Barangay Yawa. Ang pangalan ng Barangay Yawa. Ah? Kaya ang pangalan ng title, Miss Teen Yawa. Parang iba yung tunong. Eh, hindi ko alam. Eh, kasi teen pageant nga siya is Barangay Yawa, kaya Miss Teen Yawa. Parang familiar yun. Ay, pero social yun ang ginawa yun sa hotel. Talaga? Oo. Saan hotel? California. Hotel? Ano yun? Sa Hotel California ang ginawa. Ganun yung pangalan ng hotel. Hotel California. Pagpasok mo palang may kumakanta ng choir. Ano? Welcome to the Hotel California. Ganun ito. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Paano ka maglakad dun? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Ganun. Para kayo mga siraulo lang. O, pare-pareho kami. Kung sino hindi gaganun, yun ang mga siraulo. Ayun. Tapos sa hotel. Pero hindi sa... Sa ano, ginawa sa second floor. Sa second floor? Second floor. Second floor. Marunong ka pa sa amin, second floor nga sa amin. Second floor. Pag nagdadalawang isip ka, when you're having doubts, you're having second thoughts. Second thoughts? Oo, second thoughts. Ah, talaga? Second floor. Kaya sumakay pa ako ng ano, elevator. Oh, ah, talaga? Oo, eh first time ko sumakay ng elevator, kaya na-stress ako. Bakit? Eh, kasi diba sa elevator, pag hindi mo alam, ang daming Philippine doon, matataranta ka. Hindi naman talaga, marami naman talaga. Eh, sa second floor yun. Eh, nasa sobrang taranta ko, ang napindot ko lang yung letter B. Ah, basement. Oo. Hindi. Ano? Budiga. Ganun? Oo, pagbukas ko kasi ang daming tambak, sabi ko, ay, kaya pala B, budiga. Kaya, kaya pinundot ko yung G. Pag pinundot ko naman yung G, nanginig ako. Bakit? Kasi nga G, ground. Nanginig ako. Pwede ko na sa B, bumukas, ay, budiga. Tapos may kumanta, welcome to the Hotel California. Aray ko masakit! Eh, tayo yung nagsashow, pero tayo yung pinakamasaya. Ang lamit, di ba? Oo! Ikaw, di nyo naranasan yun. Oh, naranasan naman siya. Yes, nanalo ako! Ah, sige nga, magpakilala nga kayo. Kung talagang naranasan, parinig ako kung paano kayo ano, sumali ng beauty contest. Oo, talaga. Okay. So, sino una sa atin? Eh, oh, sino ba una? Oh, ako na. Oh, sige. Ay, teka lang, para mas maganda, mag-ano tayo, para mga kandidata, yung mga t-shirt asa mo, yung mga ganito. Ano yan? Susunod natin niya para, oh. Hindi naman, di ba ganito yung mga kandidata, pare-parehong t-shirt, yung mga ganyan. Paano ko mas nagamit ito yung mga delegates ng mga ganyan? Ay, pwede kayong meron dyan. Then, oh, sige. Ganda po dyan, no? Oh, hi! Okay. Okay, good. Ay, ganda na. Yeah. Oh, pwede. Ay, so. Good evening, ladies and gentlemen. Las Vegas, are you ready? Let's all welcome candidate number one, music. Teka lang! Bakit kailan yung default is pipe? O bakit? Sikat yan. Dapat mong beauty pageant, but what is pipe? Hindi, alam mo, ang mga magagaling na beauty queen, kahit anong tugtog, nasasabayan yun. Parang pa-redom nation yan. Si Catriona Gray ba namili? Oo. Ng ano yung background music? What is pipe, pageant? Bakit? O bakit yun? Alam ng lahat yung tugtog na yan. O sige, play. Yan. Sabayan mo, ha? Hindi ka naman rampa. Paano? Sige, ikaw naman. Maayos. Ako na. Diretso mo nang pakilala yan, ha? Ito na yung ano. Tangin na magpapakilala. Naku, gagaguhin mo lang yan. Mauna ka na. Oh, sige. Sige naman. Asa kayong may introduction, ha? And the winner. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency. Ano to, Sona? For the 3 million people. Hindi, Sona, hindi. Kandidata ako. 3.1.
sir, please welcome. Haharap ang iyon niya. Please welcome the pride of the Philippines. The vocalist of the group called The Dawn. Hindi ako yun. Ladies and gentlemen, please welcome candidate number 6. Ano to, boxing? Bakit kasi nagpapakita ng braso mo? Hindi, kasi makinis naman, kaya pwede naman. So ako hindi. Just kung pinakita mo yung braso mo, nag-isip yung mga alis sa harapan, sabi, magkano kaya kino ng kasing niya? O, pakilala ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nasa inyo pong harapan ang nag-iisang nagpatibok sa puso ni Zoren Legazpi, Miss Carmina Villaruel. Ano mo ka? Kami sa Villaruel. Mas kamukha mo si Mel Chanco kaysa kay Soren, kay Carmine. Carmine, bakit ba? Carmine Villaruel, kamukha mo? Ay, kanya-kanyang trip. Ang laki mo, kamukha mo yung buong pamilya nila. Kasama dalawang anak. O, ibahin ko. Nasa inyong harapan ang nag-iisang kamukha at nagpatibok sa puso ni Senator Cheese Escudero, Miss Heart Evangelist. Paano ka naging heart tarantado? Ka mas mukha kang kidney kaysa sa heart. Heart! Kaya kalaki! Ang laki ng heart! What the enlargement of the heart? Bisa ka sa puso! O, oh, ito na! Yung totoo yung bagay sa'yo! Gagin to! Mayos ka! Patibok sa puso ni, ano? Ni si Escudero? Oo. Gagin to! Mas kamukha mo si, ano, congressman? Ayusin mo na. Ate, nakakatawa yun. Isa pa. Narito sa inyong harapan. Nasa inyong harapan. Ang nagpatibok ng puso. Ang nagpatibok sa puso. Ni Lisa Marcos. Uy, wala mag-video ah. Ito ka namin ng video. Ang tatay ni Sandro. Baka marami. Bakla ka pala. Ulitin mo. Nasa inyong harapan! Kanila ka pa nasa harapan nila! Kuta ka! Kasi ayaw mo ko patuloyin! Mamaya nag-uwihan na yan! Nasabihin, nasa inyong likuran na yan! Dapat kanina pa sa inyong ipatuloy harapan, mo, ganun? Ipatuloy mo kasi to shut up, demonyo! No. Oh my God! You're talking to me like that? You are so pathetic! Wow, alam niyo yung pathetic? Pathetic? Oh my God! Oh, what is pathetic? Yeah. Kaya nga hindi ko binabanggit yan, explain ko pa! Bakit kaya explain? Hindi mo alam? Bakit kaya explain? Si, oh. Si Sarah ba nag-explain sa Congress? Di naman. Sa Congress nga, ayaw nila mag-explain. Kasi ako mag-explain. Ano mag-explain? Ang dami-dami nila kinakausap. Di mo na gusto mag-explain. Kasi dito mag-explain ako yung pathetic. Saan ka pa nakatira? Manukit! I forgot your own. Manukit! Oh my God, nakalimutan mo ako, ha? I forgot your own. Manukit! Kung sakaling ikakasal ka, saan mo gustong ikasal? Sa farm mo. Sa farm. Sa farm? Sa farm po. Paano ka pumunta sa farm? Hindi ko na po ma-remember your own. Parang, kasi gabi ko kasi na nito, sumakay kami ng barko. Barko? Apa. Saan dumaan yung barko? Malamang sa tubig, your own. Parko, saan lugar? Saan lugar? Saan lugar? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Di, saan bansa? Parang Malaysia yun. Bakit ikaw ang magpakilala? Oh, na. Nasa inyong harapan, ang nagpatibok sa puso ni Eric Santos. Wow, Angeline Quinto? Hindi. Rupa May? Hindi. Sino? Chet Madela. Oh my God! Kaibigan ko yun! Hindi ko yung sabi ko yun! Hindi ko sinabi, nakakahiya! Hindi po ito! Nagawa ka ng gulo! Uy, kaibigan ko yung joke-joke na wala pagkikita! Patakinan nyo! Mabitso na! Wala nakakahiya ka mga buhay nila! Hindi, wala lang joke-joke yung kaibigan ko yun! Nakakuha ka ng issue, hindi totoo yan! Hindi, hindi naman talaga, joke-joke lang yun! Ikaw na! Ikaw na! Okay!
Ladies and gentlemen, please welcome the organizer. Thank you for coming. Candidate ka din? Oo. Puta ka sa palagay mo, itutuloy yung contest kung candidate ka. Kailangan last, humabol na. Okay. Ladies and gentlemen, okay. Please welcome our last contestant. Contestant number 3,748. Oo. Mga kalaban mo, mga Dalmatian. From Las Vegas, models. Ano? Good evening, ladies and gentlemen. Ang babae na sa inyong harapan ay isang demonyo. Sorry. Pag-ganon. Ang isa sa may pinakamagandang mukha sa Sa Impierno. Sa Philippine Showbiz. Philippine Showbiz. Na nagpatibok sa dating puso ni Satanas. Pag-ganon. Para yun puso niya, no? Paolo Avellino? Wow! Ngayon sa puso ni Lucifer! Jericho Rosales? Wow! Ang nag-iisa! Diablo! Anak ni Zumba! Sa ulo ka? Dilot-lot! Janine? Yung katabi ng Julam. Julam, Janine, is dessert. Janine Gutierrez! Wow! Alam mo kasabihan? Meron! Umikot lang ako. At naniniwala sa kasabihan! Bangit man ako sa inyong paningin! Balyena ang nauna sa akin! Eh, grabe ka! Oh, grabe! Hoy! Nag-enroll na ako! Nag-enroll? Body shamer? Oo! Asa saan nag-enroll ka? Grabe ka! Nag-enroll na ako sa gym ate. At least siya, magpapayat man siya, ganyan pa din ang mukha niya. Oh. Ikaw, magpapayat ka. Tingnan mo, ganun pa din ang mukha niya. Ikaw, magpapayat ka. Magkakaibigan tayo, hindi tayo dapat naglalaitan. Oo. Mahalaga magkakaibigan tayo. Mahal natin ang isa't isa. Yes. Oo. Oh, kiss mo ang isa't isa. Ano? Bakit? Bakit na? May ganun-ganun. Para malaman natin ang pagsasanib pwersa ng kasamaan at... ng kasamaan. Kasamaan. Kiss mo! Bakit? Para makita nila may... Sige na, patunayan mong may unity. Ating unity. Pakumis ka kay Doris Bigorna. Kiss lang, dali na. Hindi gusto ng audience. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Papalak pa kami kasamang hiyawan. Kiss, para mabilis na, kiss na. 1, 2, 3. Dali. O ayan, sa kasalukuyan lahat kayo ay nandidiri na. Ito, panghimagas. Okay, panghugas, please welcome. I would like to introduce to all of you, Philippine show business hottest male star. Hi! One of Philippine show business most talented male artists. Yes, precisely. Please welcome. Yeah. Kalachari! Tama yung mga Bisaya, Dari? Yeah! Dagaan ang Bisaya, Dari! Yeah! Kita tulitan ka, Cebu! Yeah! Wow! Proud Cebuano, Jud ko!
mga dekailan ako. Ako si Kyle Ichari. Ako po, taga Voice Kids po ako. At baka makikilala niyo din po ako sa pangalang Moises Malonzo. Taas kamay po. Sino po nanonood ng Pamilya Sagrado dito? Maraming maraming salamat naman po, Las Vegas. Nag-enjoy pa po ba kayo sa kwento? Ay, ito pala yan. Nag-enjoy pa ba kayo sa kwento? Kahit inaapi ng inaapi itong si Moises at tumatakbo ng tumatakbo pa rin si Moises. Salamat, maraming salamat po sa supporta niyo sa aming show. At sana mag-enjoy pa rin po kayo. You guys okay tonight? You guys happy? Are we happy? Are we happy tonight? Okay, well, tinanong ko yun kasi itong next na kanta ko, medyo malungkot eh. So, Iningal na siya. It's okay? Okay lang po? Okay, so, nangutana ko ganiya, Kinsa Diri Cebuano, Kinsa Diri Ka Ila Kang Juan Carlos. I'm sure you guys all know this. Who was also at ASAP California? Who was able to go to ASAP California? I was able to sing there with KZ and Inigo Pascual, a very, very beautiful rendition of two of my favorite songs of JK. If you guys know this song, if you guys know these two songs, please sing along. Maraming salamat. Okay pa ba kayo dyan, Las Vegas? Yes! Okay, we're about to my last call.